Samantala, nanawagan ng Human Rights Group na Amnesty International sa ASEAN leaders na magkaroon ng posisyon tungkol sa mga patayan sa ilalim ng giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero para sa Pangulo, katawa-tawa raw ang panawagang ito. Live mula sa Pasay City, may report si JP Soriano. JP? Pero Jessica, bago yan ay jam-packed ang second day ng Asia 30th ASEAN Summit kung saan Pilipinas nga ang chairman. At ilan lang sa mga nangyari ngayon ay yung mga sunod-sunod na senior officials meeting, meron ding Bimpiyaga senior officials preparatory meeting, at syempre yung state visit ng Sultan ng Brunei kay Pangulong Duterte. Pero ang pinaka-inaabangan talaga ay yung leader summit na gaganapin sa Sabado kung saan magkakaharap-harap yung mga pinaka-makakapangyarihang leader sa ASEAN region. At ang tanong ngayon, meron kayang susunod doon sa hamon ng Amnesty International na hamunin at magkaroon ng posisyon kaugnay naman sa mga umanoy EJ case sa Pilipinas. Nakatutok ngayon ang buong ASEAN region sa Pilipinas bilang host ng 30th ASEAN Summit. Makasaysayan ito dahil nataon din ngayon ang 50th founding anniversary ng ASEAN at isa ang Pilipinas sa mga founding member. Siyempre, nakatutok din ang lahat sa chairman ng ASEAN, si Pangulong Rodrigo Duterte, na naging abala sa state visit ni Brunei Sultan Hassan al-Bolkiah ngayong araw. Pero ang Amnesty International nanawagan ngayon sa ASEAN leaders na manindigan at magkaroon ng posisyon kaugnay sa libo-libong di umanong napatay sa marahas na kampanya ng Administrasyong Duterte kontra droga. Karamihan daw kasi sa mga napatay ay mula sa mga mahihirap na komunidad. Ang tanong ngayon, may maglakas loob kaya mula sa ASEAN leaders na mabanggit ito kay Pangulong Duterte sa ASEAN Summit? Tila malabo ito kung ang pagbabasihan ay ang bedrock agreement sa ASEAN Charter na kung tawagin ay non-interference policy. Sa ilalim nito, hindi dapat makialam sa internal affairs ng isang ASEAN country, ang ASEAN member states. Kung pagbabasihan din daw ang tradisyon, hindi nakikialam ang mga ASEAN leaders sa mga patakaran at pulisiya ng bawat isa. Kanina, natanong din tungkol dito si Pangulong Duterte. It's not an issue. You are funny. Bakit kayo makialam sa amin dito? Ayon kay dating Ambassador to the United Nations, Lauro Baha, malabong may magdiin ng issue ng di umano'y EJK sa ASEAN Summit at kung meron man daw. If ever this issue is raised, it will be on the context of lessons learned from the Philippine experience, not to criticize, not to suggest plans of action or anything. Because as I said, each country in ASEAN has their own drug-related problems. But the possibility of being raised in, even in retreat is quite remote. Ayon sa DFA, nananatili raw na committed ang Pilipinas para labanan ang problema sa droga habang patuloy na nakikipagtulungan sa mga miyembro ng ASEAN. Iginiit din ng DFA na kinikilala ng ASEAN ang kapangyarihan at responsibilidad ng mga miyembro nito na magpasya tungkol sa pinakamabisang paraan para labanan ang problema sa droga. At Jessica, ironically, ang sinasite ng Amnesty International ay ang isang bahagi rin ng ASEAN Charter para doon sa kanilang hamon doon sa mga ASEAN leaders. Sabi nila sa isang Article 20, number 4 ng Charter ay meron daw dapat karapatan ang mga membro nito para i-challenge o magkaroon sila ng pledge to human rights, at kung sino man daw ang lalabag nito ay on occasion such as ASEAN Summit ay dapat mag-take ng action. Jessica? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Tahas ang sinabi ni Senator Franklin Drilon na the death penalty is dead o hindi na raw uusad sa kasalukuyang Kongreso ang ipinapanukalang pagbabalik ng parusang bitay sa mga krimeng may kinalaman sa droga. Itinanggi naman ito ng mga senador na sumusuporta sa panukala. Lumabas din sa pinakabagong survey ng SWS na 6 sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa pagbabalik ng death penalty. May report si Jam Sisante. Ang death penalty bill ang isa sa pinaka-kontrobersyal na panukalang tatalakayin ng Senado sa muling pagbabalik ng sesyon sa Mayo. Pero ngayon pa lang, sinasabi na ni Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon na hindi uusad ang panukala. The death penalty is dead. Right now it is stuck in the Committee on Justice. No hearings have been held.
13 senador daw ang boboto kontra sa pagbabalik ng death penalty. Kabilang dito ang 6 na minority senators, si Senate President Pro Tempore Ralph Recto at 6 na iba pang hindi na pwedeng pangalanan ni Drilon. 5 senador lang daw ang pabor sa death penalty, sina Senador Tito Soto, Manny Pacquiao, J.V. Ejercito, Wen Gasalian at Cynthia Villar. Pero ayon kay Senador Tito Soto, 10 senador ang pabor sa pagbabalik ng death penalty, 10 rin ang tutol. Pero may 4 na pwedeng makumbinsing bumaliktad kung lilimitahan na pagpapatupad ng parusang kamatayan sa high-level drug trafficking at manufacturing. Buwelta pa niya kay Drilon, hindi raw siya si Nostradamus at dapat hintayin ng mga debate bago sabihin patayin na ang death penalty bill sa Kongreso. Si Senador Manny Pacquiao, kumpiyansa raw na makakakuha sila ng sapat na boto para maaprubahan ang pagbabalik ng parusang kamatayan. Tanong pa niya, hindi pa raw ba sapat na rason ng pagiging talamak ng mga krimeng naguugat sa droga at bigat na problema sa illegal drugs para isulong ang death penalty bill? Sa kabilang banda, pinanindigan ni House Senior Deputy Minority Leader Lito Atienza na hindi sagot ang death penalty sa pagsugpo sa krimen. Tanging mga mahihirap daw at walang kakayanang depensahan ng kanilang sarili sa korte ang posibleng mapatawa ng parusang kamatayan, habang kayang makalusot ng mga mayayamang kayang magbayad ng magagaling na abogado. Sang-ayon naman ng European Union na hindi magiging epektibo ang death penalty. There's no question about it. We do not accept capital punishment within Europe. In our view, you need to give the former addicts or the people who potentially could become drug addicts, you need to give them hope, you need to give them a job, you need to make them feel that they are a useful part of society. Pero kung ang EU umaasang hindi maipapasa sa Senado ang death penalty bill, lumalabas naman sa pinakabagong survey ng SWS na 61% o 6 sa 10 Pilipino ang sang-ayon sa panukala. Pero sa 1,200 na tinanong, 48% o wala pa sa kalahati ang nagsabing sapat ang kanilang kaalaman sa death penalty bill. 52% ang may kaunti o walang halos alam tungkol dito. Jamsi Sante, GMA News.